Magandang gabi sa inyong lahat. Ito ulit ang Unicode. Mike Padua nagbabalik sa ating Tropical Weather Analysis na yung araw ng Lunes hanggang Miyerkules, ika-28 hanggang 30 ng buwan ng Disyembre 2020. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update, itong latest graph sat. Simula na yung araw na ito ng Lunes hanggang bukas ng Martes. Meron po tayong medyo iba't ibang weather system po. Nakaka-affect po sa ating bansa. Unahin po natin itong shallow LPA na tumawid po ng Palawan sa nakalipas na 2 araw. At kasalukuyan yung kanyang trough o yung extension na tinatawag nating surface trough na rin. Since mahina lamang po itong shallow LPA, ay nakaka-affect po sa may bahagi po ng Kalayaan Island Group, MiMaRoPa, Visayas, at Mindanao. Kaya din po yung pinaka-upper part ng kanyang trough ay nakaka-affect rin sa Central Luzon kasama po Metro Manila. At magkakaroon po ito ng mga maulap na papuwi rin na may mga padaan-daan pong mga kalat-kalat na mga pag-ulan, lalo na po sa hapon o gabi. Samantala, sa may hilagang Luzon, kasama po ang Cagayan Valley at ay maapektuhan po nitong northeast monsoon o hanging Amihan kasama po ang dulong buntot ng isang frontal system o shear line. Magbibigay po ito ng mga maulap na papawirin rin din na may mga kasama pong mga thunderstorms, mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, na mga padaan-daan, at medyo malakas po ang hangin sa may bahagi po ng Batanes at Babuing Kapab Islands at Extreme Northern Luzon dahil nga sa hanging Amihan. Ito po ay maabot po hanggang 65 kph yung kanyang bugso at medyo bahagyang malabig ang panahon dyan sa dulong lalagang Luzon. Samantala, ibang bahagi po ng ating bansa ay magiging katamtaman po ang lagay ng padoon, subalit maulap. But sa hapon o gabi, nasaan pa rin po itong mga pag-ulan. Gaya ng sinabi natin na nasa panahon pa rin tayo ng tinatawag na La Niña. Okay? Medyo malakas po itong La Niña ito. Kaya po nagkakaroon po tayo ng mga pag-ulan. Lalo na dun sa mga areas na hindi na po umuulan pag ganitong buwan. Dahil po dry period sa kanila like Metro Manila. Okay? Samantala, itong isa pang LPA sa labas ng ating bansa, sa may east-southeast ng Mindanao or south of Palau, ay napakihira po, shallow din po. At inaasahan pong hindi naman po siya magiging isang aktibong low pressure area. So, hindi po magkakaroon ng bagyo na yung natitirang araw po ng Disyembre. So far, yan po ang ating graph sat. At kung titingnan natin yung fast animation, so yan po, kinakita po natin mga kaulapan na dala nitong shallow LPA sa may West Philippine Sea, sa may Kalayaan Island Group. Samantala, yung shear line o yung dulong buntot ng frontal system ay nakaka-affecto pa rin sa Cagayan Valley at nandito pa rin yung hanging Amihan. Ang iba bahagi po ng ating bansa, nasa influence po ng surface trough, ay nakita po natin, humihina na rin po ang mga kaulapan at ito rin pong shallow LPA ay medyo nalulusaw. Ito po yung ating zoom in satellite animation mula sa windy.com. Kinakita po natin yung makakapal na thunderstorms itong shallow LPA at pang-localized thunderstorms na po sa may kanluran at katimugang bahagi po ng Mindanao. As well po dito sa may karagatan po ng North Philippine Sea sa may silangan po ng Cagayan Valley. So far, maulap po ang papawirin sa halos malaking bahagi po ng ating bansa. Samantala, ito po yung ating forecast mula sa ECMWF, courtesy.com. Ito po ay hanggang, extend natin hanggang Enero 1 o unang araw po ng 2021 sa Friday. So, bukas po, Martes, umaga, inaasahan pong okay naman po ang panahon. May mga maulap na pag-uwi rin at ito po yung LPA. Papalabas na po ng ating bansa. Pagdating ng hapon, bukas ng hapon, inaasahan po yung mga isolated rain showers and thunderstorms lalo po sa may Mindanao, dulot po ng surface trough. At dito na po sa may dulong hilagang Luzon ay yung epekto po ng hanging Amihan. Pagdating po ng ika-30 po ng Disyembre, o Miyerkules ng umaga,
Ayan na po yung shallow LPA na sa labas na po ng PAR. May inaasahan pa rin po mga paulan sa bahagi po ng Kalayaan Island Group, Palawan. At dito rin po sa may Eastern Visayas, dulot na po yun ang northeasterly wind flow at yung easterlies. Samantala, sa dulong hilagang Luzon, meron po tayong panibagong surge ng Amihan. Ayan po, ginakita po natin yung winds na lumalampas po ng 50 kph, affecting extreme northern Luzon sa Tainta. At kita po natin, pagdating po ng hapon, ay lalong bumababa itong tinatawag nating hanging Amihan. At malawakan pong mga kalat-kalat ng mga pag-ulan ang inasaan po sa malaking bahagi po ng ating bansa, lalo po sa Mindanao at Cagayan Valley, dulot po ng local convection sa Mindanao at yung hanging Amihan po sa may hilagang Luzon. Pagdating po ng 31 ng Disyembre o yung New Year's Eve, tingnan natin yung wind. Yan na po, bumababa po ang surge, panibagong surge ng Amihan na yung hangin po ay lalampas po ng 60 kph. Ang wind gust niya umaabot po ng 80 kilometers per hour sa karagatan po ng Pilipinas. At kung titingnan natin yung rain forecast, medyo maulan po ang Kabikulan at eastern sections po ng Luzon kasama po ang Northern Quezon at Polillo Island at Cagayan Valley. Yan po ang dahilan po ng pagbaba ng panibagong surge ng Amihan. So possible na maulan tayo sa darating pong 31 sa malaking bahagi po ng Kabikulan kasama po ang Kabisayan lalo sa hapon. Yan po ang kita po natin yan. At yung Amihan po ay talagang bumababa. So medyo lalamig ng bagyo ang ating panahon sa 31 hanggang January 1. Patuloy pa rin yung efekto ng Amihan sa January 1. At gayon din ay magkakaroon tayo ng mga pabugso-bugsong ulan sa Kabikulan December 31 hanggang January 1. Okay? So far, yan muna ang ating forecast. So maganda tayo na yung New Year's Eve hanggang January 1 meron pong panibagong surge ng Amihan, so expect mahangin na panahon at may mga pabugso-bugsong ulan lalo na po sa may bahagi po ng Kabikulan at Eastern Luzon. So dyan po nagtatapos ang ating Tropical Weather Analysis na yung araw po ng Lunes hanggang Miyerkules. At babalik ulit tayo sa Miyerkules upang ibigay sa inyo yung pinakalatest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Palong papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be hashtag WeatherWiser. Hashtag DiveAndWiser at maraming salamat po sa pagpunod nyo sa ating YouTube channel.